Ayan, magandang umaga mga Kayayo TV. Ngayon po ay June 9, 2020. Bago po ang lahat mga Kayayo TV, ay kung bago pa lang po kayo sa aking channel, lagi niyo pong i-subscribe, i-like, at pakipindot po lagi ang bell button nang sa ganun po ay updated po kayo sa lahat ng ilalabas kong video. Mga Kayayo TV, ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay kung paano tumatakbo ang Hyundai automatic, yung sasakyan na automatic, mga Kayayo TV. Ibabahagi ko po sa inyo kung paano siya gamitin at paano siya tumatakbo. Umpisa na po tayo mga Kayayo TV. Ipapakita ko po muna sa inyo kung paano ito po, bago po i-transfer, i-cambio dyan, papunta dyan, kailangan tatapakan nyo po yung brake, mga Kayayo TV. Halimbawa, atras po kayo, tatapakan nyo yung brake bago nyo siya ipasok. Ayan, mga Kayayo TV, umabanti tayo, matras. Ayan. Ayan, ayan, umatras tayo mga Kayayo TV. Ayan po ang atras niya. Kailangan titingnan nyo parating likod nyo. Ayan. Ayan. Ito po siya. Ayan mga Kayayo TV. Ngayon kung aabante naman po kayo, tatapakan nyo uli yung clutch, ay yung brake, tapos ilagay nyo sa drive. Ayan. Ayan po siya. Automatic siya na magre-release ng cambio, mga Kayayo TV. Ayan. Ito po siya. Tumatakbo tayo. Ito po ay ibinabahagi ko lang sa inyo kung liligo po kayo, kailangan nyo mag-signal, mga Kayayo TV. Ayan, lumiligo tayo, mamaniobra tayo. Ayan. Oops, tapos cambio, tapak uli ng brake, ilagay sa R. Ayan, atras. Ayan, umatras tayo. Ayan. Brake, lagay sa drive. Ayan. Ayan, ayan, umabanti na tayo mga Kayayo TV. Ayan po ang drive. Pag naka-drive na po siya mga Kayayo TV, kusa lang po siya magre-release, kung depende po sa bilis ng sasakyan, kusa lang po siya magpapalit ng gear. Ayan, naka-drive siya. Ayan, ganyan mga Kayayo TV, naka-drive. Tumatakbo tayo ngayon. Yan ay kusa lang po siyang mag-change ng gear bago ang lahat, mga Kayayo TV. Ako po ay napakahilig sa kalikasan. Dahil lumaki po ako sa kabundukan, gustong gusto ko pong nakikita yung maraming puno, mga Kayayo TV. Ayan, pag inumang po yung nguso ng sasakyan, kailangan nyo na po siyang paunahin. Kasi nakaumang na po ang ulo ng sasakyan, kaya kailangan nyo siyang pagbigyan, mga Kayayo TV. Hindi po masama ang magbigay, lalo na sa kalsada, kasi yan po ang kalimitan na nagiging problema kung hindi ka mapagbigay sa kalsada. May nagagalit pong mga kapwa natin nagda-drive. Kaya mabuti pong laging mapagbigay, mapagpasensya sa lahat ng oras, lalo na kung nagda-drive tayo sa kalsada. Yan mga Kayayo TV, ay napakaganda po dito dahil napakaraming puno. Nawawala po ang pagod natin kapag nakakakita tayo ng maraming halaman sa paligid. Ayan mga Kayayo,
maraming puno ang ating dinadaanan. Pag may humps po mga ka-Yayo TV, pag automatic naman, ala pong problema. Yan po yung mga humps. Hindi katulad ng manual, kapag ano, kailangan mong kumambyo, ang automatic, konting brake lang, lalo na kung paparating sa humps, katulad nyan, yung paparating na humps na yan, kailangan natin pong mag-brake, tapakan ng konting brake, para hindi madaling masira ang ating mga engine support ng gulong. Ayan, ito po ang subdivision ng North Fairview, mga ka-Yayo TV. Ngayon, babalik na po tayo. Magmamaniobra naman po tayo uli. Eto, nakasignal na po ako. Pag magmamaniobra po kayo, mga ka-Yayo TV, kailangan nyo titingnan ang likod kung may paparating at left and side. Ayan, left and side na mirror, kailangan titingnan nyo kung kasya naman yung sasakyan nyong makaikot. Ayan, kasya naman, hindi mo na kailangan pang umatras, mga ka-Yayo TV. Medyo masikat ang araw. Ito po ay ibinabahagi ko lang, mga ka-Yayo TV. Tulad nga po ng sabi ko, wala po akong inaapakan dito na sinong magagaling mag-drive o sinong matatalinong mag-drive. Ito po ay ginagawa ko para maging kaalaman lamang doon sa mga hindi pa marunong gumamit ng sasakyan, automatic man o manual po. Ito po ay ibinabahagi ko dahil ito po ay natutunan ko din, ng may matutunin din po yung mga taong gustong kumuha ng sasakyan, may medyo konting kaalaman na po sila. Sa mga bago pa lang po natututo mag-drive, mga ka-Yayo TV, kailangan po wag nating kalilimutan na kumuha muna tayo ng student license bago tayo mag-aral ng mag-drive. At huwag po natin kalilimutan na lagi tayo may kasamang professional na driver kung nag-drive na po tayo sa kalye o sa loob ng subdivision. Dapat meron po tayong kasamang professional para ma-guide po tayo ng maayos. Ito po, kakanan po tayo. Ang pagkanan at pagkaliwa po, kailangan mga 100 meters o 300 meters, lalo na kung sa highway, 300 meters ay nasa right side na po kayo. Para bago kayo kumanan, ay nakikita po ng mga kasunod nyo, mas maganda po 500 meters before kayo kumanan, mag-signal na po kayo para alam ng mga kasunod nyo na kakanan po kayo. Ito po ang pagdadrive, mga ka-Yayo TV, ng automatic. Ngayon, may nabanggit po ako dun sa aking unang video na ginagamit ang 1-in-2. Ipapakita ko po sa inyo. Tayo lang po ay gigilid. Ayan, mga ka-Yayo TV, papakita ko po sa inyo kung paano gamitin ang plus. Ayan po siya, mga ka-Yayo TV. Kung ahunin po ang daan, mga ka-Yayo TV, iyan po ang gagamitin nyo. Ayan po, makikita nyo po siya, mga ka-Yayo TV. Nakawan agad po siya. Ayan. Ayan, mga ka-Yayo TV, ito. Iyan po, nakawan siya. Pag tumakbo po tayo, pwede, pag ano, yan po, 1. Kung gusto mong gawin 2, itutulak nyo lang po siya ng konti pag nakasalida na. Ayan, nakatuna po siya, mga ka-Yayo TV. Yan.
2. Kung gusto niya naman 3, kailangan po ay tumatakbo siya para makita niyo siyang mag 3. Ayan, kung mapapansin niyo mga Kayayo TV, automatic siya nagwawan kung mabagal ang takbo niyo. Tapos kung bibilisan niyo po siya, ayan. Ayan, 3 po. Nagti-3 po siya. Pero tutulak niyo po siyang ganun. Pag ano po, pag ayan, may hams po, automatic po siyang magwawan. Ayan. Naka-automatic siya mga Kayayo TV. Ayan, hams. Ayan, mga Kayayo TV. Ito, hindi po yan mag-automatic mag-cambio siya. Kaya kailangan tutulak nyo siyang ganun. Pa-plus. Sunod, plus uli. Ayan. Bakit tumutunog mga Kayayo TV? Dahil hindi po tayo naka-seatbelt. Kaya kailangan bago po kayo umalis o mag-tumakbo, kailangan po ay naka seatbelt na po kayo mga Kayayo TV. Ano? Ayan mga Kayayo TV, papakita ko sa inyo kung paano siyang naka-neutral. Neutral N po siya. Ayan, papakita ko po. Ayan. Ayan. Tapos pag naka-neutral po kayo, kailangan nyo pong itaas ang handbrake. Ito po yung handbrake para hindi po siya gumalaw. Ano mga Kayayo TV, kailangan po natin yan ibahagi. Magsiset belt po tayo para mawala ang tunog. Ayan. Ganito po ang pagkakabit ng seat, kakabit natin ang seat belt. Ayan. Ayan. Ayan mga Kayayo, wala na siya. Hindi na siya tumutunog dahil nakakabit na ang seatbelt natin. Sana ay may mga naibahagi ako sa inyo mga ka-YouTube. May natutunan po kayo sa aking mga ipinakita at ibinahagi sa inyo. Sa mga kapwa ko dyan, driver at yayo, ay lagi po natin tatandaan, ang mga kaalaman natin po ay hindi natin hindi mapapakinabangan po ng iba kung hindi natin isi-share o ituturo sa iba. Mas maganda po mga Kayayo TV na ang lahat po ng natutunan natin kailangan ibahagi rin po natin at ituro sa mga taong nakakasama natin. Kasi sayang po ang mga natutunan natin kung hindi natin maibabahagi. Hanggang dyan lang po ang aking bahagi mga Kayayo TV. Maraming salamat po sa laging mga nanonood ng aking video YouTube channel. Maraming salamat po. Sana ay lagi nyo pong panoorin ang aking video nang may matutunan po kayo sa aking mga ibinahagi. Lagi po ako nagpapasalamat doon sa mga nanood at nag-like ng aking video. Sa mga kapwa ko po dyan, driver at yayo, lagi po akong sumasaludo sa inyo mga Kayayo TV. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang muna po ang aking bahagi. Ito po ang mga puno. Maraming salamat po. Bye-bye.